nagbabalik po ang Friday Treats! Narito pa rin po tayo dito po sa Zushi Me, dito po sa Japanese restaurant na matatagpuan niyo po dito sa La Azotea Building, Upper Session Road, Baguio City. Heto po at makakasama natin ang kanilang manager at syempre ang kanilang isang chef din po dito sa Zushi Me. At ngayon po, maaari po ba tayong mag-hello muna sa ating mga tagapanood, sir? Hello! Ayan, hello po sa inyong lahat. Ano po yung hello pala sa ano sa Japan? Anong bang hello sa Japanese? Yung masarap na lang, sir. Wishi! Ayun! At syempre, narito din po si Sir Mao, isa po sa mga kasamahan namin sa media at syempre, multi-awarded photojournalist, international and nationally and locally as well. Hello. So, siya po yung makakasama natin para sa tikiman session. Siya yung magja-judge kung ito ho bang mga pagkain natin sa ating harapan ay talaga pong katakam-takam at dapat nyong pakaabangan at dapat nyong i-order right now. Lalong-lalo na at sinaselebrate na po natin malapit na ang Father's Day. That will be this coming Sunday. Tama ho ba, Sir Mao? Yes. Ayan. Yes. And of course, ayan. And of course, balik ho tayo sa ating tikiman session. So, narito po ang kanilang chef. Walang iba ang kanyang pangalan. Abby na lang. Ayan, Ma'am Abby, itong mga nasa harapan po namin, bago po tayo kumaing lahat. Di ba sabi nila lagi daw kailangan uminom muna tayo ng tea. Tama po ba yun? Bakit? Para ba i-wash out muna yung mga kung ano-anong panlasa na yung kinain kamakailan? Ganun ho ba yun? Yes, yes, yes. Tapos at the same time, ma-cleanse din niya yung ating pangangatawan. Ganun ho ba yun, yes, ma'am? Wow! And in fairness, itong mga nasa harapan ho ba namin, eh talagang ito po yung bestseller at talagang ino-order dito? Yes, please. As the manager, sir, mapapatunayan ba natin yung yes niya? Of course. Oh. Ayun. Kaya yan pang sinerve natin kasi kung ano talaga yung bestseller, yun ang i-present natin. Okay, wow. At well, matitikman natin yan para, now. Aside pa dito, may iba pa ba? Marami pa. Like po yung mga platters, na mga sashimi platters, mga sushi platters. Mm-hmm. Especially yung mga ginagamit ko sa parties. Oh, so yun ang mga for delivered or pick up, okay lang din. At napakaganda yung nalagyanan nila ng platter. Alam mo yung hindi bilao, alam mo yung talagang matibay-tibay siya, pwede mo pa talaga siyang hugasan, itago, tapos gamitin ulit. Mamaya papakita nila sa atin yon, Sir Mao. And Ma'am Abby, okay, itong nasa harapan ko right now, ano ho ito? Yan po yung classic tantanan. Oo. So, ano po ang mga ingredients niya? Spicy po siya, ma'am. Mm-hmm. You have fireball, spicy. Egg, wood meal, onion leeks, naruto, and bok choy. Alam mo, pwede ito sa mga ano, mahilig uminom. Yung kapag hangover ka, di ba? Hindi totoo, di ba? Para pagpawisan. Oo, di ba? At the same time, syempre pag hangover ka, gusto mong ilabas saka, yung alak sa katawan mo, di ba? Mas marami ngayon may gusto ng spicy. Yes, pampainit absolutely ng malamig na panahon. Then, especially, pag walang love life, pwede rin to. At saka nasa Highland tayo, mostly, di ba? Mahilig sa spicy ang mga dito. Totoo yan. Lalo yung mga katulad kong full-blooded igorot. Ayun. Sa mga full-blooded igorot na katulad ko din, so, at katulad ni sir. Yes, sir. Hello po sa inyong lahat. At right now, eto naman, ano yung nasa harapan namin ni sir ngayon? Ito po yung caterpillar roll. Okay, wow. So mukha nga siyang caterpillar, ano? Color green. Magta-turn out ba yung na butterfly mamaya? Pwede rin po. Hindi, meron di ba? Kasi pwede niyong i-design, di ba? Yes, ma'am. Ng butterfly. Yung inyo po palang mga platters. Yes, ma'am. Balita ko yun daw meron daw dito. So kung ano yung gusto mo, trip mo, naka-smiley, pwedeng-pwede rin, kayang-kaya nila dito. So ano naman yung nasa harapan ni Sir Mao? Parang masarap siyang higupin. Maanghang din po ba yan? No, so kung ito, pwede sa mga lalaki, kasi nga maanghang, yun naman po, pwede sa mga girls, mga babae na hindi mahilig sa maanghang. Pero meron din mga kababaihan na mahilig sa maanghang, ha? Oo naman. Diba? At meron din mga guys na ayaw sa maanghang. So pwede rin yan. So ngayon, yung nasa harapan ko ni Sir Mao, ano po yun? Parang ganda ng preparation, ganda ng design. Ganda ng design? Oo. Buta ramen. Okay.
Mabilis. Wow. So, ayan. Sir, sir and ma'am, ano po yung pagkakaiba ng tatlo aside from sa maanghang at hindi maanghang? Para kasing may mga ibang ingredients na wala dun sa kabila. Oh, yes. Totoo yan. Bawat isa may kanya-kanya silang ano, may kanya-kanya silang distinct na ano na, na nilalagay na mga ano. Pero tignan mo, Sir Mao. Pero isa, yung noodles niya, iisa lang ba? It depends. May ginagamit po tayo ng white noodles para dito. White noodles. Tapos ito, yellow po. White, yellow. Ito, white pa rin po. Okay. So mamaya tikman natin yan, Sir Mao. So balik muna tayo po para sa introduction at description po ng mga pagkain. So ito pong nasa harapan ko, aba parang bridge siya. Ano to? Ano po ito? Salmon lovers. So kung kayo o ay mahilig sa salmon, meron po sila dito. Ito po ang tinatawag nilang salmon lovers. So ang mga lovers pala nag-meet sila sa bridge, ano? Yes. Pero parang ang dami. Oo. Parang ang dami naman nag-meet. Parang pala nag-meet na lovers sa bridge, no? Yung isang order na yan. Yes, sir. Yes, eight places each order. Isang order na po yan. Ano yung mga katulad ninyo yung sa may taas niya? Yung ito. Masagop. Salmon and avocado and then on top na po yung masag. Ah, okay. Salmon, anong salmon yan? Ay, yung egg niya? Candle. Salmon egg. Okay, salmon egg. O, diba? Bongga. Napakaganda ng presentation. Ito naman po, ayun, sa kabila, parang iba rin kasi siya eh. Yellow zigzag rod. Aba, may zigzag din pala. Yung naliligaw sa bridge. Yes. Hindi mahanap yung lover. Sa Canon Road. Oo. Oh, yes. Oh. Sa Canon Road, sa Marcos sa'yo may naghiwalay. Pwede, di ba? Baka nga. Okay. Nako. Ayan. Aba, napakasasarap naman po palang nasa harapan namin ngayon. So, eto naman po. Parang nasa ano tayo? Garden? Yes. Ano po ito, madam? Sashimi platter. So kapag sinabi mong sashimi platter, iba-iba po ba ng sashimi? Yes. Ganun po ba? Ano yung anong mga to? Salmon, tuna, saba, and then crab stick. Okay. So alam niyo, napansin ko lang Sir Mao. Ano siya? Parang nasa garden ka. Na parang nasa forest ka. Ganun yung itsura eh, no? Pero ganda, ang cute. Ito yung wasabi. Okay. Wasabi talaga. Yes. So, lalagay mo yan dun sa ano, and sa kikuman. And then yung command, ginger po, kailangan din po siya para ma... ano po yung... Lasa. Lasa. Okay, oo. So yung wasabi pala, hindi lang sa mga Korean. Hindi lang po. Sa Japanese, mas lang yung mas Japanese. Mostly talaga sa Japanese. Yes. Okay, I see. So now, ano pang nakalimutan natin? Ito talaga. I think we have three more in front. Di ba meron tayong sineselebrate ngayon, di ba? At ginugunita sa kasalukuyan, ang Pride Month. Yes. Oo. At so, meron sila ditong rainbow sushi. Oh. Ito yung sinasabi ko sa iyo, Sir Mao, na ipapatikin ko kayong araw na to. Kasi natikman ko na to yesterday. So ayan guys, ito po ang kanilang tinatawag na rainbow... California. Roll. Ayan ho. So, iba't ibang klase po siya ha. Nakikita nyo naman, no? Magkakaiba ng kulay, magkakaiba ng style. Ayan ho. Patigil. It's like a rainbow kasi iba-ibang kulay. Wow. Diba? Bongga. Pero ano to? Iba-iba din yung ingredients and kwan ito. No, on yung toppings na lang. Katulad itong orange, ganun yung white. Yes. Yeah, the cheese. So yung kulay lang ang nag-iba, pero yung panlasa, iisa lang. Yes. Malami natin na yan. Mamaya malalaman natin. Oo, papatunayan natin yun, yung sinabi niya. Na iba lang ang design, pero iisa lang din ang lasa. Yeah. Okay, so meron pa po tayong dalawa na natitira na gusto na ipatikim ngayong araw na ito sa atin. So ano ho ito? Nang nasa harapan namin. Baby octopus takoyaki. Baby octopus takoyaki. Octopus ito? Yes, ma'am. Parang hindi ko na makita. Nasa loob. Yes. Okay. Parang nakakatakot naman kainin. Hindi po. Napakasarap po niya at napakalambot. Tapos ito tinatawag natin cheese overload. Okay, cheese overload. Sa mga mahilig sa cheese, lalo ng mga kabataan, pwedeng-pwede po sa inyo ito. Yes. Alright. Sir Mao, pinakahuli nasa sa harapan mo. Ito. Maka
naka-octopus dito, hindi? Yes. Yes po, bali parehas lang po sila. Pinagkaiba lang po, may toppings lang po siya na cheese overload. Ah, okay. Ito naman, original. Yung original. 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 Pag sinabi mo original, walang cheese. Walang yes. cheese. Ah, okay, I see. Ano itong, itong parang feather na ito? Fish flakes. Fish flakes. Alam mo, napakaganda ng mga ano, hinarap nila sa atin na pagkain ngayon, Sir Mo. Bakit? Kasi aside from hindi siya namimili ng gender, hindi rin siya namimili ng edad. So, ang Zushi Me Japanese restaurant na matatagpuan niyo po dito sa La Azotea Building, Upper Section or Baguio City, pwedeng-pwede po kayong pumunta dito. Any ages po, any gender, pwedeng-pwede. Why not? I-try niyo po. Dahil napakamura. Napakamura, bakit? Kasi kung i-compare mo siya sa ibang presyo ng Japanese restaurant, Baguio and Benguet, I guarantee you, napakamura po talaga. Check niyo po yung kanilang menu at i-check niyo rin po ang kanilang Facebook, Zushi Me Baguio. Bakit? Kasi nandun po lahat ng kanilang mga promos na pinag-usapan po namin kanina ni Chef. Dahil dyan, thank you rin po. Yes, maraming salamat, Ma'am Abby, na pinanglakan mo ang aming question sa'yo for today. At ngayon, madako na po tayo sa ating tikiman session. Yes. Okay lang po ba? Thank you po, Ma'am Abby. Maraming salamat. So now, madako na po tayo sa tikiman session ngayong araw na ito. Kaya, sir, i-ready na natin ang ating chopstick. Narito po. Ayan. Are you ready? Ready. O, sige nga. Tingnan ko ako marunong. O, diba? Sige. Sige nga. Tingnan ko ako marunong kayo mag chopstick. Sige nga. Okay. There you go. Let's read. Let's eat and... Ayan. Tikman ko. Patunayan natin kung talagang ito po ay katakam-takam at dapat nyo i-order right now. Okay, so ano bang unahin ko? Ikaw, Sir Mau, anong unahin mo? Octopus. Oo nga, eh, ako din. Pero dahil inuna mo yan, sige, unahin ko yung nandito sa aking harapan na sabaw. Kasi, wala nang sustos. Oo, dry sa inyo, sa akin naman yung may sabaw. Just eat like that. Okay. Including the toppings. Mm-hmm. Alright. So, sabihin mo kung ano ang masasabi mo sa pagkain mo ngayon araw na to. Ito kayo pa. Pakita ko lang dito. Ito po yung yung pwede dito yan. Pwede po. Ito lang. Kung kulang po siya ng alam. Okay. Ito, ito yung ang tawag dito? Kikuman. Kikuman. Okay. May kikuman siya. Ang masasabi ko dito sa medyo maanghang na noodles na ito. Classic. Aha. Alam mo, okay lang. Parang pwede siya sa babae din. Kayang-kaya. Hindi masyadong... Oh, kasi hindi din naman siya masyadong spicy. Manghang. Yes. Kayang-kaya mo siyang nguyain at lunukin talaga na hindi ka yung as in maaasar na wala ka nang natikman sa sobrang anghang. Ito po, okay po siya. Pati yung sabaw, masarap po, in fairness. And ano namang nakakatuwa? Tignan kung, mo. Kung gusto pa nila ng mas maanghang, meron po tayong health ramen. Ah, so yun meron yung pa. Hanggang level 7 po. Wow. Yung talagang mamumula na yung yes, yung ano mo, yung pisngi mo, tapos yung pandinig mo, halos hindi ka na makarinig. Yes. Diba? Yun yung tinatawag nilang health ramen eh. So meron kayo nun. Yes, ma'am. Oo. Octopus. Mm-hmm. Uishi. Ano naman masasabi mo dyan? Yun lang, kailangan mo talagang mag- isaw-saw siya? Oo. Para? But if you want something salty. Yung iba kasi, like ako, mas gusto ko ng konting salty. Mm-hmm. Kasi sinasabi nila, okay naman, pero yung mas madalas kasi yung karamihan na na nakakasama ko sa mga ganito, is yung hindi sila mahilig sa salty. So, depende dun sa taste talaga. So, ibig sabihin, kung gusto mong isaw-saw, ayaw mong isaw-saw, okay lang. Oo, nasa sa'yo yon. Kasi ikaw din naman ang magkocontrol dun sa timpla ng panlasa mo. Yes, okay. Alam mo naman, napansin ko pa dito, isa pa ha, aside from kakayanin siya ng mga kababaihan, itong anghang ng kanilang classic ramen. Ang maganda pa dito, tignan mo Sir Mau, hindi nila hinate, hindi nila tinipid. Buo po yung iklog. Yung egg. Alam mo kung pupunta ka ng ibang Japanese restaurant, sorry po ha, sa totoo lang, di ba? Sa sobrang tipid nila, hinahati yan. Oo. Yung kalahati lang ang isa-serve nila. Ito hindi, buo po talaga. Same din dito eh.
buo pa rin. Oh, same din diyan, 'di ba, sa kabila? Kinatik siya, pero buo pa rin siya. Pero yung ano to, yung anong kasi 'di ba meron tayong mga ordinary eggs. Ito, ano anong crushing egg kasi meron na tayong uso ngayon na. That is a marinated egg. Hindi siya basta-basta egg lang. Kaya pala ibang kulay. Kaya iba nag-iba yun. Oh, yung ano yung marinate po natin yan. Overnight. Para makuha niya yung color, yung texture, and then yung taste. Okay. Ito madalas ko nakikita 'to eh sa Japanese and Korean, 'di ba? Naruto. Naruto. Oho. Hindi kaya palabas Naruto. Naruto. Okay. So now, habang patuloy po ang ating pagtikim ng mga nasa ating harapan, ngayon naman madako naman tayo dun sa kwentuhan natin. Kasi 'di ba madalas kapag tayo po ay nagkwekwentuhan, tayo po rin ay kumakain. Nagsasabay yung dalawang yon. So ngayon, personal naman po itong mga question namin. At alam ko madalas po, ito rin po yung tinatanong ninyo sa mga kabarkada ninyo, mga kapamilya ninyo, mga pinsan ninyo. Ito naman po ang tanong ko sa inyong dalawa. Sa inyong dalawa, alam natin, mahilig kayong kumain. Mahilig nyong itry din kung ano yung mga bagong bukas na restaurant sa ating lungsod ng Baguio. Lalo na pag kayo din ay lumalabas ng Baguio City, bumupunta kayo ng Benguet, La Union, or any parts of the Philippines. Maaari ko ba kayong matanong kung sa inyong pag-iikot dito sa Baguio rin, or kahit saan, magbigay naman kayo ng tatlo na favorites ninyo na pagkain na pinakilala ng Banyaga sa atin. Sigurado ko meron. Ah, ako? Of course. Kasi unang travel ko noon sa Hong Kong. So yung kalito yung Peking duck. Kasi iba-ibang luto rin doon. Pero meron na rin dito eh. Peking duck. So Chinese cuisine. Yeah. Chinese cuisine. Oo. Then I tried din yung tatawag natin mga foods ng Thailand. Oh, yung sarap ng Thailand. Yung salad, puro foods. Yan. Yun yung mga what, yun ba hindi ko nakikita dito eh. Pero di ba ako nang galing ng Japan, halos pareho lang nang tinitingnan ko yung Korean food din. Halos pareho lang, di ba? Korean food. Japanese food. Pero yung Korean food kasi mas marami silang spicy. Oh, yes. At marami silang side dish. Sa pa. Pero yung ito nga, sabi ko, dinikma ko nakatulad ng octopus. Mami, dinikma ko pa yung iba. Sa Japanese ko, kasi more on all in one. Nasa loob na lahat, nandiyan na lahat. Sa isang na lahat. Hindi na kailangan ng side dish. So, yan na yun. Kayo naman, sir, ano yung mga napuntahan nyo na nagustuhan niya na food? Always talaga, hindi ko pagpapalit yung Thai food. Thai food! Bukod sa Japanese, ha? Japanese. And of course, syempre, hindi mo maalis kasi na ano rin sa culture natin ang Chinese food. Yes, diba? Exactly. Since, ganun talaga. Pero, so, more on Asian ako. Asian din. Pwede ako Asian din. Asian. So, ako naman, pinakagusto ko talagang pinakilala na Banyaga na food dito sa Pilipinas. Japanese food. Bakit? Ang daling kainin eh. Diba? Yeah. Rice na ulam pa. So, diba? Gamitin mo lang ang chopstick mo, subo ka agad. Yes, so, yun yung maganda doon. And at the same time, ang arte kasi, diba? Alam mo yun, kasi, parang ang ganda-ganda nung kinakain mo. Ang problema ko kasi, hindi ganito kasi. Hindi ako mag-chopstick. Ang Japanese food kasi, kinumbay nila kasi yung art and the taste of the food. So, habang kumakain ka, kaya nga minsan, di ba, may napapansin tayo na before nila kainin, nag-take picture sila. Yes. Bago yan sa atin, at hindi naman natin sa alam gawin. No? So, mas maganda yung ganyan na artistic na masarap pa. Ayun, totoo yan. At alam mo, isa pang nagustuhan ko rin na pagkain, Indian food. Kasi yung sister ko before, he has a friend. She has a friend na lalaki. So, mahilig magluto. So, pinapatikin niya sa amin yung mga Indian food. So, ganun pala talaga ang kulay ng mga pagkain ng Indian. Very colorful. Not colorful. Iisa ang kulay, what I mean. Unlike ng mga Japanese na iba-ibang kulay. It's colorful. Oo, napakaganda. Sa kanila, isang kulay lang, curry lang. Oo. Pero masarap po talaga. And at the same time, ang isa pang gusto, nagustuhan ko, syempre yung Korean food. Kasi may pagkakaparehas nga po siya dito. Yun nga lang, alam mo yun, matrabaho.
Matrabaho siya, unlike pero... Unlike dito na pwede mong kainin kaagad, subo mo na. Matrabaho siya, pero fulfilling naman. Oo, masarap. Kasi masarap na, artistic pa. Saka very healthy, both, of course, ano, Japanese yes. and Korean. Yes. Very healthy food yes. po talaga. Oo. Alam mo yun, nababalance, nababalance nila yung, healthy, ano. Healthy eating talaga. Mm-hmm. Totoo yan. And of course, we both travel tayo, Sir Ma'am. Si Sir nagtatravel din pala siya, unknowingly. So, sinabi mm-hmm. niya lang kanina sa akin. Uh-huh. So, mahilig siyang mag-travel. Ikaw ba, Sir Ma'am, Sir, sabihin niyo naman sa akin, sa lahat po nung napuntahan ninyong bansa, ano yung nagustuhan talaga ninyo? Lalo na sa tatlong sinabi ninyo kanina. Kasi tatlo-tatlo tayo, di ba, ng mga paboritong kinain. Mm-hmm. So, ano yung most memorable na hindi niyo talaga... niyo talaga ipagpapalit. Ako, at gustong-gusto niyo pa rin balikan. Ako talaga yung pagkain nila sa Thailand. Thailand talaga? Parang gusto ko tuloy pumunta sa Thailand. Bukod sa Japan, ha, mm-hmm. yung Japanese food. Ha, masarap din kasi. Mm-hmm. Bakit? Maanghang kaya? Thailand, yun na nga, yun ang catch. Oh, I see. As a full-blooded iguro, syempre mahilig tayo sa mga. Oh, I see. Saka may, iba din kasi yung pagkain nila. Oh, iba din yung food nila, pero halos... talagang... Though may mga Thai restaurants dito kasi, iba pa rin talaga yung kung paano nila i-ano to. Malayong malayo talaga. Though I tried din naman sa mga Thai restaurant dito. Iba pa rin yung authentic lang na nakapunta sa iba-ibang lugar. Kasi may kanya-kanya iba yung tradition. Distinct na... So, yun. Kailangan mo talagang pumunta doon para talagang malasahan mo yung Thailand food. So, yun yung hindi mo makalimutan. Parang dito, kunyari... kumakain ka ng Japanese. Mm. Imagine mo na lang na nasa Japan ka. Diba? Lalo na yung design kasi nila. Ambiance, the food. Diba? Yes. Yan. Sir Mao, ikaw naman, ano yung hindi mo makakalimutan? Ako, sa yung nga, sa Malaysia and Thailand yung mga foods. Oo, so Malaysian. Oo. Ako ano, ang bansang hindi ko talaga makakalimutan ng kanilang pagkain, Malaysia. Bakit? Masarap na mura pa. Yes. Mura, affordable talaga. Mm. Alam mo yun, mabubusog ka. Yun yung gusto ko doon. Although hindi presentable, hindi makagandahan ng presentation, okay lang. Pero masarap siya, tapos napakamura po. So, ayan. So, ngayon naman, tanong ko din sa inyo, habang tayo pa rin po ay kumakain, kayo ho ba may pangarap pa na puntahan na bansa at matikman ang kanilang cuisine? Yes. Oh, of course. Ano? Ako sa part ng Europe, like Spain. Oy, bongga. Kasi mahilig ako sa lechon. Meron din na talaga daw silang lechon doon, which they call lechona. Uh-huh. So I just want to try it din kung paano nila pinipresent, kung paano nagkaiba din sa dito sa akin. I see. Kasi ako naman, actually dapat, before the pandemic, nakaschedule kami for Japan. Okay. So hindi natuloy. So, I think, kasi dito ka matutuloy. Dito ka matutuloy. Para ka na rin nag-Japan dito sa Zushi Me, di ba? Baguio based nga lang.